Yo, what's up mga kabugok? Gagawa naman tayo ng bagong kajempo yan. Ito, nakapang yan. Yan, itong submit M120 natin. Naalala ko na may mga nambabas dito na makung anong pinagsasabi. Jempoy daw at madaling masira. Yan, ngayon, titignan natin performance niya na ngayon. Ayan, nabababad pa sa bahay ang partida. Che-check natin naman loob na ito kung talagang totoo ba yung pinagsasabing kajempoy yan nila. So, gabi natin, babaklasin na natin po, papakita ko sa inyo. Pero bago yan, kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag mong kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pahit na rin yung notification bell para laging updated sa mga susunod na gagawin natin video. Yun lang guys, mga kabugok. Maraming salamat! So kabugok, itetestin natin to. Kakalasin natin ngayon to. Titignan natin naman loob nito kung talagang nasira ba yung spring pulse niya dahil sa pinagagawa kong pinagpuputulan. Ngayon guys, kung gusto mo mapanood kung paano yung ginawa kong edit dito, bali che-check lang natin yung laman loob nito. Hanapin mo lang sa videos ko. Ngayon kung di mo pa kabisado, ang tignan mo lang yung pagmumukha ko. Pindutin mo yung pangit kong pagmumukha. Tapos bali gagawin mo. Pag pinindot mo na yon, di okay na, no? Lalabas dun yung videos. Tapos pindutin mo yung videos. Tapos makikita mo na lahat ng mga video dun ng mga kabugok na pinagagawa ko. Mga kalokohan. Bali ngayon, gagawin natin dito. Baklasin na natin to. Kailangan natin 5mm Allen wrench. Saka plies. Yan. Dito sa kabilang side, sa rotor side ng plies. Tapos 5mm. Bali, hindi na pala natin kailangan dito ng ano. Ikutin lang natin to. Yan. Sige, gamitan pala natin plies. Medyo masikip. Diba? Bugok na bugok talaga. Ayan. Kailangan mahugot nyo to. Ayan. Pag nahugot nyo na yan, okay na. Ayan. Check nyo kung may gasgas. Ayan. Walang gasgas. Kailangan natin ng 5 peso coin. Saka plies. Ayan. Ipit nyo lang ng ganito ang 5 peso coin. Nakita nyo ba? Tapos, salpak nyo lang dyan. Nakita nyo, may kantuhan nyo ng parang flat screw. Ayan. Pinaliwanag ko na yan dun lahat. Pero, paliwanag ulit natin dito. Ayan. Tapos, ipitin nyo lang to counterclockwise. 5mm na Allen wrench. So maluwag na yan, kaya kakamay na lang sa kabilang side. Yan. Yan, dahil nabaklas na natin siya, dapat kinalas muna natin to. Bugok talaga, di ba? Yan, gamit tayo dito ng cog remover, tapos chain whip, saka adjustable spanner. Yan, chain whip. Ito ang chain whip natin. So, may kadenang kabugukan. Yan. Lagyan nyo lang yung chain whip nyo sa may parting malaking kagis na para medyo malakas ang ano, banat nyo. Yan. Tapos gamit kayo adjustable spanner. Kailangan pit na pit. 24mm to. Ngayon kung may yabi kayo na 24mm, pwede na yun. O meron kayo socket wrench na 24. Salpak na yun. Yan. Tapos pitin natin to ng counterclockwise. Yan. Pag napit nyo ng counterclockwise, tanggalin. Yan, nakita nyo, tanggal na. Tanggal na natin chain whip, tapos silain na natin ito lahat. Yan. Tapos tanggalin na natin itong pinaka kanyang prehab o prehab body. Yan, nakita nyo, bumbu lahat guys. 4 months guys ha, 4 months. Walang nasira ni isang piraso. Edited yan. Buo lahat. Yan, nakita nyo. Ipitikin ko lahat para sa inyo. Ayan ah. Yan, anong pinagsasabi nyong kalokohan na masisira yan? Matibay yan guys, stuck yan. Lahat matigas pa spring. So yan, dahil okay na yan guys, kakalasin na natin to. Kung natin gagawin, tutok natin yung camera dito. Yan, okay guys, nakikita nyo ba? Yan, dahil smooth na smooth pa yung mga galawan yan. Yan, pe-play natin isa-isa para makita nyo. Yan. Narinig nyo ba yung magbabalot sa labas? Yan. Dahil gabi na ngayon, yan. Nagpe-play yung isa. Nagpe-play. Pangalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Six pauls ang ating submit M120, no? So, bali gagawin natin. Makakalokohan pag gagawin natin ngayon. Kakalasin natin tong spring. Yan.
spring lock niya. Pinaka-lock niya. Ayan, pag nakalas nito, tabi niyo lang. Ayan, kailangan meron kayong ganito. Lagayan ng mga tools. Tapos gilid nyo ulit, nakakaabala yan. Ayan, so na, dahil na ano na natin siya, tanggal natin isa isa spring. Kailangan linisin na natin dahil nababad ko pa yan sa baha. Sa hagono, ipinuntahan ko si Boss Chad. Lagyan natin ng grasa. Ayan, high temp na grasa. Kailangan malinis na malinis yung inyong prehab bago natin ikabit. Walang dumi-dumi. Baga sa tenga eh, walang tutuli. Walang tulok. Ayan, ikabit lang natin yung mga kalukuhan yan. Ayan, so okay na siya guys. Salpak na natin yung grasa dito. Ayan. Kabilaan, prehab, saka sa side nitong fouls, saka prehab, yan. Yan, tapos pagkatapos ninyo na lagyan, kabit na natin yung spring muna. Yan, yung spring. Kita nyo ba yung spring nya? Salpak lang natin dyan. Yan, pag naisalpak nyo na, gamit tayo ng 1.5mm na allen wrench. Hatakin natin para bumatak pa. Para tumigas lalo. Kung gusto nyo ng maingay. Yan. So, yan, okay na siya. Tigas na yan. Kabit natin yung fouls.
Kita nyo ba? Kabit lang natin yung pouch niya. Yan. Yan, pag naikabit nyo na, okay na yan. Kabit ulit natin yung pinaka-spring. Ayan yung spring. Tapos lagay ulit natin 1.5 mm na Allen wrench. Batakin. Ayan, pag tayo-tayo na siya. Ayan. Salpak ulit natin yung pouch. Dahil okay na yan, kakabit naman natin tong pinaka o-ring nya. Ang pagkabit nya guys, nakita nyo to. Ayan. Itong mga ano nya. Ayan, yung parang mga lubog-lubog nya. Bilangan nyo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibig sabihin, dyan yan, sa side na yan. Sa spring, ito ang labas. Ayan. Para hindi pumasok talaga tubig. Salpak nyo na lang pag ganyan yan guys. Ayan, pigain nyo yung mga spring nya. Tayo mga pouls para pumasok. Ayan, salpak nyo lang muna sa dulo, tapos kabit natin tong pinaka lock nya dito. Ayan, may talagang may salpakan ng lock engine dyan, M120 latest model to guys ah. Ito yung inedit natin na madali raw masira. Ayan, papahiyain lang natin ng konti yung mga mahiling magsalita ng mga jempoy-jempoy dyan. Ayan, madali palang masira ah. Ayan. Si Raiden Works pa talaga yung inyong tinanong kung madaling masira. Ayan. Ayan. Okay lahat. Okay. Smooth. Smooth ang galawan. So, dahil smooth na yung mga galawan yan guys. Gagawin naman natin ito. Nakita nyo yan. Ito yung orange nya. Itong orange. Lubog natin yung mga pouls. Igigit na natin yan para madaling ikabit dun sa hindi nyo na kailangan ng sinulid yung mga ginagawa ko. Hindi nyo na kailangan ng mga ganun-ganun, basta ilubog nyo lang yan para maigit na yan si o-ring. Yan, so nakagit na siya no. Yan. Saka nyo ikakabit doon sa okay na yan. Higyan natin ng grasa yan. Itong pinaka axle. Konti lang. Manipis. Yan. Ang ini ng aso natin. Tapos bago nyo ikabit, huwag nyo kakalimutan to guys. Nakita nyo ba to? Ito yung spacer nya. Sa gitna. Kasi papakat yan pag wala yan. Submit N120 to guys ha. Yan. Spide natin yung grasa dyan. Dapat lagi kayo may basahan para malinis na malinis. Tapos pag nailagay nyo na yan, ito yung pre-hub natin, salpak lang natin ng ganito. Yan, dapat nakagit na itong o-ring na to guys ha, para madaling isalpak. Yan, salpak nyo lang. Lagyan muna natin ng grasa yung gitna pala para madaling isalpak. Yan, lagyan natin ng grasa yung gitna na ito. Yan, kailangan malinis ha. Kaya dapat lagi kayo may basahan. Yan. So, dahil okay na, nalagyan na natin ng grasa yung side na yan. Salpak na natin dito. Ayan. Pag nasinalpak nyo yan, madaling ipasok yan dahil doon sa goma.
Ayan, nakarinig nyo ba? Mga galawan niya. Hindi yan papakat dahil tama yung kabit natin ng o-ring. Kasi itong loob na itong adapter, lagay nyo rin ng konting grasa. Ayan, para smooth yung galawan niyan. Tapos kabit nyo na. Masamasabay sa kabila, kontrain nyo. Ayan, tapos gamitin nyo ulit yung 5 peso coin. Ito, sa flies. Sa kabila. Pangontra uli natin dito sa kabila. Ayan, nakita nyo ba? Meron siyang parang flat screw dyan na malaki. Tapos ibabara muna natin siya rito. Yung 5 peso coin natin. Tapos pag naibara nyo, higpitan nyo na ito. 5 mm Allen wrench. Gagamit kayo. Ayan. Para talagang ano, smooth na smooth yung galawan yan. Higpitan nyo na. Ayan, so mahigpit na siya. Okay na. Ito, yung adapter niya sa kabila, sa rotor side. Lagyan din natin ng grasa yung loob. Ayan. Para smooth. Kita ba? Ayan. Pati dito sa o-ring side niya. Yung bilid na to. Salpak lang natin siya ng ganito. Tingnan nyo maigi. Ayan. Susok-sok mo lang siyang ganyan. Ayan. Okay na. Ganun na kadali. Tapos kabit naman natin tong kanyang cogs. Hanapin natin yung pattern, yung maliit na side, yan, yung maliit na side, kita nyo ba? Yan, zoom natin para makita nyo. Yan, ito yung maliit na side nya, kita ba? Kasi ito yung mga matatabang side, may pattern yan. Ito yung tinatawag na cassette type para sa mga newbie guys, ha. May pattern din dito yan, maliit na side, yan, kita nyo ba? Nasalpak lang natin yan. Yan, pag naisalpak nyo na, kabit nyo yung pangalawang malaki, yan, nakikita nyo ba to? Yan yung pinakakyatan ng kadena. Kaya kailangan salpak nyo uli yan. Kailangan itong makita nyo. Sa kabila kasi pantay lang sya yan. Kaya malalaman nyo yung tama sa mali. Sa pattern uli natin nyo. Yan. Tapos maglalagay naman na kayo dyan ng spacer. Yan. May mga spacer na yan. Tapos hanapin nyo uli yung pattern nya. Yan. Hindi nyo makakabit yun. Pag mali yung pattern nyo, kailangan balik ta rin nyo. Yan. Tama yung pattern natin. Sunod na malaki naman. Yan. Kagaya na sinabi ko. Kailangan nandito yung akyatan ng kadena. Yan yung parang ano na yan. Yung design niya na yan. Kala nyo design lang yan. Pero yan yung akyatan ng kadena niya. So kabit na natin ulit. Ayan, tapos pass forward natin para mabilis. Okay na siya guys. Yan, nakita nyo. Magsa-sound check tayo para makita talaga natin yung kakaibang gawa ni Ride & Works na talagang smooth yung galawan. Na wala talagang wala kang masasabi. Yan, so panoorin na natin. Okay guys, nakita nyo. Dalawang bike ang ano ko. Yan, in-edit natin itong isa. Ngayon, itong sa akin, naka-edit na ito. Matagal na, 4 months. Bali, nirepack lang natin siya. Pinakita natin dito sa mga Gempoy bikers na sinasabing Gempoy daw yung nag-edit. Madali raw masira. So ayan, papakitaan natin sila ng malupit. Ayan, papakita natin yung crank arm. Kailangan kita yung crank arm. Kita. Ayan, bali gagawin natin. Sa sound check natin siya. Ito, pakinggan nyo guys. Ayan, sumasag po. Bali, adjust na lang natin. Pakinggan nyo maigi guys ha. Ito rin sa akin. Kaya nyo ba hindi gumagalaw parehas yung crank arm? Ayan. Pati yung isa. Hindi gumagalaw, di ba? Ayan. Pinreno ko na. Nakita nyo guys, talagang hindi gumagalaw. Ganyan mga gawa ni Ride & Works. Kung sa iba kayo magpapagawa, siguradong gagalaw ang crank arm nyo. So maraming technique dyan. Tuturo ko rin sa inyo yan guys.
Bali, pinamukha lang natin sa kanila na talagang hindi masirain ang mga gawain natin. So yan, okay na. Kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag mo kalimutang mag-like, share, and subscribe. At pahit na rin yung notification bell. At huwag kalimutang, yun, makijempoy sa atin. Medyo ko lang guys. So, nakakalimutan ko yung mga pinagsasabi ko. So yan, okay. Smooth na smooth yung galawan. Nakita nyo, hindi mababa yung kadena natin. At maingay talaga. Kahit dito sa kabila. Nakita nyo, smooth. Talagang maganda yung pagkakagawa natin. So yun lang guys, kung bago ka lang sa YouTube channel ko, ulitin ko, huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pahit na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod natin gagawin video. Yun lang guys, maraming salamat.